Hello guys and welcome back to my channel. Yan, ang aking unang upload sa bagong taon. So tagal kong hindi nag-update about sa nangyari na sa aking journey sa aking bagong career as a call center agent. So baliktanaw tayo sa nakaraan. Yan, last July ako nung nag-apply para sa call center na trabaho, which is wala akong idea at wala akong experience. And then pinalad tayo makapasa sa first apply natin, first ever company na inapplyan ko. At yan nga, good news kasi nasa 6 months na ako ngayon at maybe baka ngayong January 21, doon namin malalaman kung mararegular ba kami o hindi. Bahala na si Lord. Pero sana naman ma-regular, 'di ba? Iyan. So update para sa mga nag-request na mag-update ako palagi ng mga nangyayari. Actually, muntik na akong mag-give up. Hindi pala biro talaga yung telco account, lalo na ko ang hawak nung account is government phone na palaging sira. Ang daming irate. Actually, lahat yan talaga galit kasi hindi naman yan tatawag kung walang problema, di ba? So, doon ko natutunan yung kung paano mo babaliktarin yung sitwasyon na paano mo makukuha yung loob ng isang taong galit at marireverse mo siya para mag-promoter. Kasi yan ang isa sa mahalagang metrics na inaalagaan namin sa telco. Yung kailangan mag-promoter siya, yung NPS niya, yung STR yung sa calls, kailangan ikaw yung nag-e-end ng call, EHT, FCR, maraming metrics doon na kailangan mong bantayan. So parang ang hirap manimbang na may scores kang binabantayan, then kailangan mo ring i-reverse psychology yung customer para maiba yung mood niya. So, muntik na talaga akong mag-give up kasi from top 13 doon sa grand school, kami yung top 13, biglang nangulelat ako ngayon ako na yung pinaka mahina sa grupo, pinaka mababang metrics na nakukuha. So parang na-depress ako na bakit ganun, porque matanda na ba ako talaga, na may mental block talaga ba ako sa mga ginagawa ko, bakit ginagawa ko naman ka ako ng tama, pero bakit nagkakaroon pa rin, nakakalusot pa rin yung mga mali? Which is dalawang beses o tatlong beses ba ako na invalid cases, which is napaka-critical niyan. Na talagang pinanghinaan ako ng loob na na-depress ako. Actually, umiyak pa ako nung pagka-uwi ko ng bahay. Hindi dahil sa napahiya o napagalitan ka or na-question ka dahil may mali kang ginawa, kundi nagigilty ako na bakit, alam ko naman na tama yung ginagawa ko, bakit nagkamali pa rin ako? So, nandun na sa point na parang ayoko nang pumasok kasi hindi lang naman din yung sarili ko ang na-down ko, kundi pati yung buong team at lalo na yung supervisor ko kasi hindi niya makukuha yung mga incentives kapag may mga ganitong invalid cases or may mga CTV na nakukuha ang team. So, yung guilty ko nandun na nakakaawa, nakakahiya sa aming TL dahil sa mga kapalpakan ko hindi niya makuha yung incentives. So ganun na pumasok sa utak ko, pero laban lang kasi kumbaga ako mismo sa sarili ko nire-reverse psychology ko yung sarili ko eh. Kapag nararamdaman ko na da-down ako, iniisip ko na lang na bakit ako lang ba yung nakakagawa ng pagkakamali, ako lang ba yung pinaka mababa metrics sa buong company. Hindi, di ba? So, yun na lang ang ginagawa kong sinasaksak ko sa isip ko para magpatuloy pa rin ako, para hindi ako panghinaan ng loob. At yun nga, may times na maganda yung scores. Nakakakuha din naman ako kahit paano ng 100% sa NPS. Minsan nga lang, once in a blue moon. Pero, at least may improvement. At dun ko nakikita yung mga mali na bakit ang baba ng metrics ko, kasi nandun yung mga maling ginagawa ko, which is kailangan kong i-improve.
So, para sa mga newbies na nakaka-experience ng ganito, na gusto na mag-resign, gusto nang mag-quit, nahihirapan, isipin nyo na lang yung hirap ng walang trabaho. Isipin nyo na lang yung ang hirap na mag-apply na hindi mo sure kung makakapasa ka. Diba? Ang hirap nung dadaan ka na naman sa training, panibagong pag-aaral, tapos adjustment, na paulit-ulit ka na lang sa ganun, hindi ka na umangat. Kasi kaumpisa mo pa lang, magpapa 6 months ka, magre-resign, apply sa bago. So, hindi ka na makaalis sa ganung sitwasyon eh. Kumbaga, kung nag-stay ka muna ng matagal sa isang company, okay, may possibility na ma-promote ka agad, tumaas agad yung ano mo, ranggo. Diba? Hindi yung patalon-talon ka, palipat-lipat ka na. Ganun na lang palagi. Wala kang marating. So, para sa mga yan, mga katulad ko, newbie na pinangihin ang loob, laban lang tayo. Aralin natin yung mga pagkakamaling nagagawa natin at yun ang magsilbing aral para mas mag-improve tayo, mas magawa natin ng tama yung trabaho. Kasi kahit naman yung mga expert na dyan, yung mga matatagal na, nakakagawa pa rin sila ng pagkakamaling. Kasi hindi natin hawak din yung ating pag-iisip na minsan na ano tayo, na may mental block, nalilito. Kahit anong gawin mo, focus. Pag dumating ka talaga sa point na magkakamali ka, kahit anong gawin mo tingin. Kasi yung pagkakamali kong yun dati, naalala ko yan eh. Titig na titig ako sa tinatype ko, pero parang bulag yung, nakatingin ako pero parang tagusan. Yung tipong, nakikita ko na siya, pero hindi pumapasok sa isip ko na mali pala yung nilagay ko. So parang may times na ganun, kasi unang-una, isa na rin factor dyan yung kulang ka sa tulog. Kapag kulang ka sa tulog, talagang yung mas mataas yung chance na may mental block ka talaga. Na kahit nakikita mo na yung tama, parang wala ka nakikita. Ganun na nangyayari. So may times talaga na hindi nga ako nakakatulog dahil yung adjustment ng time medyo minsan babago-bago. Minsan magiging 8 to 5 ka, biglang magiging 10 to 8, ganyan, or 10 to 7, ba, iwan ko. Tapos biglang magiging 1 to 9, ganun. Nag-iiba-iba. So parang pati yung oras ng tulog mo, nababago rin. Kaya parang ang hirap na, dapat pala talaga mag-vitamins ka para yung utak mo laging alerto. Ayan. So hanggang dyan na lang muna yung update ko. Hintayin na lang natin hanggang January 21 kung mararegular ba ako kahit ako yung pinakabulok sa team. Actually, nung tinignan ko yung scores, ako talaga yung pinakamababa. Ako yung, kumbaga 15 kami, ako yung pang 15 siguro. Yun, which is dating nasa top 13, ngayon pinakabulok. Pero masaya ako kasi may improvement. May improvement naman. Ang bilis ko na ngayon sa PC. Habang kausap ko si customer, nakakapag-notes ako. Nag-improve yung multitasking ko. Yun lang ay kinakatuwa ko dun. So, medyo ang konti na lang kailangan ko idagdag is yung pagra-rapport. Yung mga power words kung paano ka mag-deliver ng sentences o ng mga tawag dito, empathy. Yan, kasi wala talaga akong kalambing-lambing sa calls. Yung tipong, yung customer mo, ganado na makipagkwentuhan, pero ikaw, okay, ganun ka lang ng ganun. Kasi, hindi mo alam yung sasabihin mo, kasi kinukulang ka sa mga vocabulary words. Yan. Kinukulang ako sa vocabulary words, kaya hindi ko alam kung paano ko babanatan itong mga ganitong pag nag-start yung customer ng conversation na, so how was your day? Ang sasagot ko lang eh, I'm fine, I'm great. Yung tipong wala akong maisip na kamusta nga ba yung day ko, ano bang meron sa day ko ngayon. So doon ako kinukulang na hindi ko agad ma-attach yung sarili ko sa customer para makuha ko yung loob niya. So yung papate, ang isa sa akin na mali is andun yung chance na mapasurvey ko siya, pero andun yung doubt ko sa sarili ko na what if mali yung ginawa nito? What if sa survey spill pa lang ako, hinang up na niya ako? Mas ayoko namang ma-hang up na ganun-ganun na nagsasalita pa kasi gusto ko rin ingatan ng STR.
So, yun ang mga doubt na minsan dapat maging confident ka kung paano ka nag-provide ng resolution, dapat alam mo, mini-make sure mo na ito ay magpo-promoter call. Yan. So, yan na lang muna ang update ko sa inyo. Abang na lang tayo sa January 21. Yan na yung pinaka 6 months namin at malalaman kung mare-regular ba o hindi. Bye!